baka sa pagpapatawad mo sa nanay mo, eh, makaisip ka ng paraan para mapatawad ka ni Pinsan Sophia. Eh, kung suko ka na sa nanay mo, ibig sabihin, eh, suko ka na rin sa pagpapatawad ni Pinsan. Okay, fine. Balik tayo sa bahay ng nanay ko. Naku, tinakbo yung matanda sa ospital. Inatake ng sakit niya. Anna! Yes, it's me. Ako si Anna. Nagkamali ako. Hindi ako naging mabuting ina sa'yo. Patawarin mo ako. Ma? Ceci? Si Anna, kapatid mo! Anna? Kilala mo ako. We have found the heir of Anna Manalastas. You're bluffing, Bobby. Kung ano-anong story ang pinaggagawa ninyo. Malakas sa utog ko na alam na ni Attorney Finisher kung nasa ang anak ni Madam. Dahil kilala niya kung sino to. Ano sakit niya? Colon cancer. Stage 4. At ngayon, sinasabi ng mga doktor, she has only a few months to. Mahirap namang paniwalaan yung sinasabi mo. Pinabalik ka dito, binigyan ka ng 100 days para itama yung mali mo? Hindi kita pipiliting maniwala. Pero yun ang totoo. Pero kung naniniwala ang mama na ikaw si Anna, ibig sabihin, ikaw nga si Anna. Sino pa bang mas makakilala sa isang anak kundi ang ina, di ba? Nanay din ako. Alam ko yan. Iniisip mo siguro na paano kang makikilala ng mama eh. Hindi naman siya nagpalaki sa'yo. Na, hindi naman siya naging nanay sa'yo. Pero maniwala ka. Mahal na mahal ka ng mama. Alam mo ba, minsan, pakiramdam ko sa ating dalawa, ikaw mas mahal niya. Hindi totoo yan, Cecil. Kayo ang pamilya niya. Ikaw ang anak na pinalaki niya. Ikaw ang anak na palagi niyang kasama. Hindi. Kahit isang saglit, hindi ka nawala sa isip at damdamin ng mama. Kahit sa pamilya namin, andun ka lagi. Parang lagi ka namin kasama. Make a wish. Happy birthday, darling. Huwag ka nang umiyak. Birthday mo ngayon. Alam mo, pag nakikita kitang umiiyak, nadudurog ang puso ko. I'm sorry. Naalala ko lang kasi, Sin. Huwag ka na mag-alala. Katulad ng lagi kong sinasabi sa'yo, paghanda na kayong pareho ni Anna, gagawa ng paraan ng kapalaran para magkita kayo ulit ng anak mo, para magkakilala kayo. May papaliwanag mo lahat sa kanya, lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Pagdating ng araw na yun, sigurado kong mapapatawad ka niya. Dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang anak mo. Iniisip ko lang. Sana. Sana nandito din siya kasama natin. Sino nagsabi sa'yo kung hindi natin siya kasama? Kasama natin siya. Ito. Ang unang hiwa ng cake na ito ay para sa kanya. Okay lang ba sa'yo, anak?
total naman eh. Ate mo siya, hindi ba? Ano? Punta na natin ngayon. Kausapin mo na, sasamahan kita. Alam mo, pag inaway ka ng anak mo, nandito ako para ipagtanggol ka. Kahit marami pa siyang security, hindi sila uubra sa akin. Hindi ko sila uurungan lahat. Sabi mo noon, darating ang panahon kapag handa na kaming dalawa. Hindi pa yata mo handa ngayon. Okay. Pag handa ka na, sabi mo sa akin, sasamahan kitang harapin ang anak mo. Pero namatay si Papa nang hindi pa rin nabigyan si Mama ng pagkakataon na makaharap ka. Kaya nung madiagnose si Mama na meron siyang cancer. Nagplano na siya na puntahan ka. Ilang beses siyang sumubok na puntahan ka. Pero naunahan siya ng takot. Hanggang sa mabalitaan namin yung masamang nangyari sa'yo. Pinamatay ako. Sisingsisay mo man nun. Wala na siyang ibang hiniling kundi ang mapatawad mo bago siya mamatay. Kaya nga simula nun, alam bang halos araw-araw, pinupuntahan niya ang puntod mo. Nadalang ka niya ng bulaklak. Maasa. Sana napatawad mo siya bago ka nawala. Stable na ang mama mo, Cecil. Pwede mo na siyang puntahan. Hello? Hello, pinsan. Kamusta ka na dyan? Uy, Insan. Eto, ayos lang naman. Kayo? Okay naman kami. Pinsan. Pala, pinuntahan ka kanina ni Madam. Sinilip ka niya. Alam mo, nangungulila na talaga sa'yo yung nanay mo. Ano ba? Inutusan niya ba kayo para tawagan ako? Naku, Insan, hindi, no? Hindi niya nga alam to, eh. Mga Insan, payo lang, ah. Huwag kayong basta-basta sumusunod dyan sa sinasabi ni Madam. Alam niyo naman kung gaano katuso yan, di ba? Eh, kung gusto niyo masira yung pamilya ninyo, eh, sige, makinig kayo dyan. Hindi naman sa ganun, pinsan. Alam mo ba, naku, kung alam mo lang ang mga ginagawang paraan ni Madam para mapatawad mo na siya. Minamanipula lang kayo niyan, kaya nagpapaawa sa inyo yan. Huwag kayo magpapadala sa paawa niyan. Oh, sige na. Pag-iisipan ko pa yung kaso ko. Bruce, ba't mo sinabi kay Pinsan nandito tayo sa ospital? Para kausapin ni Madam yung nanay niya. Pinsan, kung kailangan mang malaman ni Sofia yun, dapat si Madam mismo magsasabi sa kanya. Sa bagay, tama ka dyan, Pinsan. Mahirap talaga ako sa atin manggagaling. Oo naman. Sa tindi ng away sa pagitan ni Madam tsaka ni Sofia, konting mali lang, baka lalong magkagalit pa sila. Eh, ayoko naman sa atin pa manggagaling yung sablay na yun. Tama ka dyan, Pinsan. Siguro mag-isip na lang tayo ng ibang paraan para makatulong kay Madam na magkaayos sila ni Pinsan. Sinong kausap pong anak? Narinig kita sa labas. Eh, tayo sina... sina Insan. Ano daw kailangan nila? Eh, wala naman, tay. Kinukumbinsi lang nila ako na patawarin na yung si Madam. Alam mo, sa tingin ko, tay, ha? Minamanipula ni Madam tong sina Insan, eh, para kausapin ako.
anak. Naalala mo nung pinag-usapan natin ang tungkol sa kahalyo sa puso? Opo, Tay. Bakit? Di ba pinag-usapan natin na sa dinami-dami ng pinagdaanan ni Ana, napuno na ng kalyo ang puso niya. Sana naman, sa pinagdadaanan mo ngayon, huwag mong hayaang magkaganon ang puso mo. Ana, gusto ko makausap ni Mama kung pwede mo daw siyang pagbigyan kahit ilang saglit lang. Hindi ako naging ina sa'yo. Akala ko kasi, handa na akong maging ina. Yung pala, kahit anong paghahanda ang gawin ng isang babae, kulang pa rin. Hindi pa rin sapat. Para siya maituring na tunay na ina. Hindi totoong hindi ka mabuting ina. Hindi totoong hindi ka marunong maging ina. Pag nakikita ko si Cecil, nakikita ko kung paano siya kaswerte dahil naging mabuting ina ka sa kanya. Kailangan. Dahil pinatawad na kita. Kaya ako nandito.
kasi gusto ko ng katahimikan. Kaya pinapatawad na kita. Sana pinatatawad mo ko. Hindi lang dahil sa may sakit ako. Hindi lang dahil sa nakikita mo na kalagayan ko. Sana mapatawad mo ko dahil gusto mo akong patawarin. Forgive me. Forgive me. I'm sorry. I'm sorry, Ann. Pinapatawad na kita. Magpapaalam na muna ako. I love you. I love you, Anna. Hope Ate Sophia learns to forgive Madam Anna. Para naman makuha niya tong kumpanya niya. Yeah, me too, sis. But it's not that easy for Sophia. I mean, I can only imagine the pain she's going through dahil sa pagkamatay ni Kevin. And I can feel that she's blaming herself for it. Bart, yan. Kuya. You're lying to us. Meron kayong hindi sinasabi sa akin tungkol kay Attorney Felicier. We don't know what you're talking about, Kuya. Don't act like you don't know the truth, Bart. Sabihin niyo na ang totoo. Anong ginagawa niyo sa press ko ni Attorney Felicier? And why was it canceled? Wala kaming alam doon. We told you. We just went there to ask him to be at Sophia's counsel. Huwag niyo na akong bulahin. Hindi ko kayong pinalaking tanga. Kaya sabihin niyo na sa akin kung ano nalalaman niyo tungkol sa nangyayari. Fine, Kuya. You want the truth? I'll give you the truth. Alam namin na may will si Madam Anna na naglilipat ng lahat ng ari-arian niya sa kanyang anak na si Tricia Manalastas. And in the interest of truth and justice, we believe na dapat mapunta tong kumpanya sa totoong tagapagmana. Delikado si Sophia kina Kuya Bobby kapag nalaman nila na siya yung rightful heir ni Madam Anna. That's right. Lalo na kung hindi pa siya fully convinced na mag-take over sa kumpanya. Exactly. That's why we need to find a way to convince her, Yanni. Hindi ako papayag na masaktan siya ulit ni Kuya Bobby. You really love her, Kuya. Wow. Nagdududo ka pa ba hanggang ngayon? Yanni, that's the woman I want to spend the rest of my life with. As a matter of fact, pagkatapos ng lahat ng ito, I will ask her to marry me. No. Talagang kinakalaban ako ng mga kapatid ko. Mali sila na tinampihan. Kung gusto nila bumagsak kasama ng mga kaaway ko, let it be. They will all go down! Honey, calm down, okay? If this fight gets too personal for you, baka hindi ka makapag-isip ng maayos. Of course, this is personal, Miranda. Mga kapatid ko, kinakalaban ako. At yung mga taong kalaban natin, inaago yung kumpanyang pinaghirapan ko. Yes! This is too damn personal for me to lose. I know that, honey. Ang sinasabi ko lang naman, try not to lose focus. Especially on the details. What do you mean? Diretso yung muna kasi ako eh. Hindi ka ba nagtatakahan? Hindi mo ba nahalata yung mga kapatid mo kanina? Hindi lang si Attorney Funasher ang pinoprotektahan nila. Pati si Sophia. Doesn't that make you think na ano nga ba talaga ang ugnayan ni na Sophia at Attorney Funasher? Ibig mo sabihin, Madam, napatawad mo na ang nanay mo. O, di ibig sabihin nun, ayos na. Oo nga. Sabi ko nga, di ba,
okay na kami ng nanay ko. Ayos! Oh. Ito ibig sabihin nung magkakapatid na kay anak mo. Oh. Magkakapatid na kay ni Pinsan. Oo nga. Katulad nga ng sabi ko, magkaiba ang isyo ko sa nanay ko at sa isyo ko sa anak ko. Kaya hindi tayo maaaring makasigurado na dahil pinatawad ko na ang nanay ko, ipapatawarin na rin ako ng anak ko. Wait. So are you saying na may alam na si Sofia tungkol sa paghahanap ni Attorney Finisher sa totoong heir ni Madam Ana? Your guess is as good as mine, honey. But we'll never know. So we better make sure, we better find out. Dahil hindi ako papayag na nakipagtulungan yung Sofia na yan kay Attorney Finisher. I have a plan, hon. Kung paano tayo makakasigurado kung ano ba talagang koneksyon ni na Attorney Finisher at Sofia. Ano yun? I guess it's better if I don't tell you. Basta, trust me. I will give you results. Para sa ito. Don't you worry, Anna. I don't think alam ni na Bobby ang tungkol sa anak mo. They're just desperate to think up of a bluff like that. Akala naman nila eh, kakagat ako. But I still think, mas kailangan nating mag-ingat ngayon, Leo. Hindi ako magtataka kung sooner than later patungkol sa nila Bobby ang totoo. So what do you wanna do? The only thing we can do is to transfer everything to Sofia at iwanan sa kanyang desisyon. Meet me at Sofia's house tonight. At dalhin mo lahat ng necessary documents. And then, we will settle this tonight. Okay. Daanan na kita. Huwag na. Nasa ospital ako ngayon. Doon na lang tayo magkita. Hospital? Bakit? Are you alright? Sino nasa ospital? I'm fine, Leo. Dinalaw ko lang ng nanay ko. You finally talked with her, huh? That's good. Malaki ang maitutulong ng peace of mind na mahahanap mo dyan sa pagharap mo sa anak mo. Mana ni Ana. Nasa yung pangalan na ngayon ang lahat ng kanyang kayamanan at mga ari-arian. Siguro kaya tahimik ngayon si Sofia because she's planning ways to assault us. But in that case, tapag natin sila unahan. Bobby, ano kailangan mo? Tumawag lang ako para tapusin natin ang problema natin. I'm ready for a settlement. You cannot deal with it. Anong deal? Pumunta ka nandito sa opisina, Sofia. Sofia, Andres. Malis eh. Sofia just walked into the office. Kailangan natin siyang puntahan. Halika na!